day, everyone. Welcome back to our Team Pinikpik and King channel at Kwentuhang OFW ulit tayo. May tanong ako sa mga aking mga kapwa OFW na ang mga anak ay hindi purong Pinoy, and especially so if hindi sila purong Pinoy pero ang itsura nila ay Pinoy na Pinoy. Have they experienced bullying or discrimination nung when they were growing up? Yun kasi yung naging experience ng daughter ko nung when she was growing up. Naka-experience siya ng bullying, naka-experience siya ng discrimination kasi hindi siya purong Pinoy, but she looks very much na Pinoy na Pinoy. One experience we had was nung nasa nung bata pa siya, nasa Pinas kami, may sakit siya, so dinala ko siya sa clinic, and then kinakausap siya nung nurse, tapos hindi niya naiintindihan kasi hindi siya nakaka-Tagalog kasi ang salita namin sa bahay, neutral language na lang kami, hindi kami nagka-Cambodian, hindi kami nag-Filipino, so nag-English kami. Tapos, nung sinabi kong hindi naiintindihan nung bata yung tinatanong niya, sabi ng nurse, ay, Inglesera'ng bata, sabi niya. Tapos, tawa siya ng tawa doon sa bata, hindi ko alam kung nagkikitan or yung, pero wala sa lugar yung pagtawa niya. Tapos, nung hindi ko alam kung ini-inject yata yun or kinukunan ng blood. Tapos sabi ng bata, ouch, ouch, ouch. Lalo siyang tumawa. Tapos, tahimik lang ako. I let it pass. Tapos, kinabukasan, nung kukunin namin yung, bumalik kami, meron na kaming lab result. Babalik kami doon sa clinic. Pagtingin ng nurse sa kanya, tapos sabi niya, ay, ito na ulit yung Inglesera'ng bata. Tapos, tumatawa siya. So, hindi ko, I was very calm about it, pero yung sabi ko, saan nanggagaling yun? Why do they have to treat yung kid na ganun dahil lang hindi siya nakakatagalog, dahil lang hindi siya purong Pinoy? Another experience is dito rin sa Cambodia, na yung nakakakimir yung bata, nakaka-English yung bata, na hindi ko expect din na dito mismo makakaranas din siya ng bullying or discrimination. Like, one time, naglalaro sila sa bahay, outside the house, naglalaro sila doon sa kalaro niya na hindi rin purong Khmer, half Khmer tsaka half Korean. Tapos, English sila ng English kasi conversant naman talaga sila sa English. Yun naman talaga ang pinaka-primary language nila sa bahay nila. Because the baby's coming, Mommy! Tapos lumabas yung uncle sa kabilang bahay, hindi namin kaano-ano, neighbor lang, lumabas biglang, sinabihan sila na, hoy, bakit kayo English ng English, Khmer naman kayo. Sabi ko, pinatulan mga bata, yung dalawang bata, nagtitinginan lang parang, nagtataka din sila kung bakit sinisitaw sila na yun naman talaga ang alam nilang mode of communication. Sa school din, nakaranas din yung anak ko ng bullying. Ang sister kasi, ang haba ng pangalan niya, kasi meron siyang Pinoy name na kinuha namin sa pangalan ng lola niya sa Pinas. Tapos meron siyang Khmer Cambodian name. Tapos, ginawa ko yung kasi ang isang syllable lang yung apelyado namin. So sabi ko, okay lang, maikli, parang 6 syllables lang. Hindi ko alam na dito mandatory na ilalagay yung buong nakalagay sa birth certificate. Eh sa birth certificate nakalagay yung middle name niya. Eh dito hindi sila gumagamit ng middle name. So pag binabasa ng teacher yan, buong pangalan na ang haba-haba.
So, na-figure out ng mga kanyang mga kaklase na hindi siya puro. And it's attracting unnecessary attention in bullying. Ito ngayon lang, itong high school siya, medyo okay yung na-attract na attention. Pero nung nasa elementary siya kasi, nagiging post ng bullying, yung alam nilang iba siya. So one time, umuwi siya na may tumusok ng ball pen doon sa arm niya, sugat. One time, umuwi siya na nagsusumbong na kinain yung snack niya. One time, umuwi siya na yung drinking bottle niya ay purong-puno ng trash. Ganun yung mga na-experience niya. And I think somehow, it took its toll on her level ng confidence niya. So, what do I do? Ang ginagawa ko is, we openly talk about it. Yung ginagawa kong maging proud siya sa kanyang identity, sa mga, yung to be proud about the blood running in her blood. Meron siyang Pinoy blood coming from me, specifically, meron siyang Igorot blood. So, I make her proud about that. Pinapakita ko yung mga videos sa amin na yung mga naggagansa, nagkakanyaw, and all that. So, pag nasa Pinas kami, na-expose ko siya sa mga ganoon. Sa Cambodian blood naman niya, in touch siya doon. Pinag-uusapan din namin na ang kanyang great-great-grandparents ay galing sa mainland. Sa mother side is galing sa mainland China. At saka ang isang grandparents niya is merong blood na French. Ang parents ng great-great-grandparents niya is French. So, ginagawa ko siyang pinag-uusapan namin and she gets to be proud about that. Kasi dapat, kumbaga is, hindi dapat ito source ng discrimination. It should be a source of celebration na, hey, I'm a multiracial kid and I'm proud about it. Kasi naalala ko yung may katrabaho ako dati na ang kanyang nanay ay purong Korean, pero itong friend ko na ito, katrabaho ko na ito, he has never been to Korea, pero Korean ang mother niya. Ang father niya is Ukrainian, pero ipinanganak at lumaki siya sa Moldova. So by heart, Moldovan, by blood, Korean and Ukrainian siya. By heart, Moldovan siya. Pero pag narinig mo siyang nagsalita, Canadian siya kasi nag-aral siya sa Canada. But pag tinitignan mo siya, Korean siya. And people would expect him to speak Korean. So sabi niya, I grew up na yung depressed ako. I grew up struggling with my identity na hindi dapat, iba dapat. So I don't know kung ano ang what are your thoughts about this, kayo mga gaya ko na OFW na multiracial ang kanilang mga anak. Did they ever experience discrimination? And if they did, ano ang ginawa niyo? So, I would love to hear from you. You could comment doon sa comment section sa baba. So, once again, ito ang ating kwentuhang OFW at hanggang sa susunod na kwentuhan. Magandang araw sa ating lahat. Bye!